Joseph? Ang araw ay patuloy sa pagsikat, patuloy sa paglubog, at patuloy ang paglipas ng bawat sandali. Sa akin ay wala ng kabuluhan ng lahat. Ang mangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Tulad ng isang bulaklak sa parang na namumukadkad at pagkatapos ay matutuyo at mamamatay. Huling pagdampi at paglanghap ng hangin. Huling pagsilay sa dilim na bumabalot sa aking paningin. Huling pagtahak ng aking mga paa at huling pagpatak ng aking luha sa aking mga mata. Oras para ako'y lumaya. Lumaya sa buhay na hindi naman ako masaya. Sino ka? Hindi mo ba ako naririnig? Sino ka sabi? Bini-bini, ito ba ang iyong hinahanap? Bigay mo nga sa akin yan. Bakit diyan ka nakaharap? Naandito ako. Mukha ba akong nakakakita? Masama pala ang binabalak mo, Binibini. Bakit mo ba ako pinakikilaman? Hindi mo alam pinagdadaanan ko. Kaya ibigay mo na yan sa akin. Maraming tao ang naghahangad na mabuhay pa. At yun na meron ka. Hindi mo ako kagaya. Bini-bini, magtatangka ka na naman bang tapusin ang iyong buhay? Kung ibinigay mo lang sana sa akin yung bote, ito tapos na yung paghihirap ko. Kaduwagan ang ginagawa mo. Anong karapat mo para pagsabihin ako ng ganyan?
Sino ka ba? Ako. Ako si Joseph De Los Santos. Pito kami magkakapatid at ikalawa ko sa bunso. Magsaka ng palay ang trabaho ng pamilya ko. Siguro naman na hindi na ako isang estranghero sa harapan mo. Maaari ko ba malaman ang iyong pangalan, Binibini? Wala akong oras para makapagbiroon. May pagkakahalintulad talaga sila. Maraming tao ang nag-aangad na mabuhay pa. At yun na meron ka. Sino yan? Sara? 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 Nandito ka lang pala kanina pa kita hinahanap. Di ba sinabi ko naman sa'yo na aalis tayo? Tiyo, huwag na lang po. Sara, kailangan mo to. Tulungan mo naman yung sarili mo. Sa tingin mo matutuwa yung mama at papa mo sa ginagawa mo? Natatakot po ako. Magpakatatag ka. Lakasan mo yung loob mo. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Dahil yun ang pinangako ko sa mama mo. Bago siya mawala. Thank you.
Sino yan? Ako ito, binibining Sarah. Ikaw na naman? Paano mo nalaman pangalan ko? Sino nagsabi sa'yo? Narinig ko kasi kayo nag-uusap ng tiya mo. At tinawag ka niya sa pangalan mo, Sarah. Bakit ka nakikinig sa usapan ng iba? Chismoso ka palang lalaki ka. Ang sakit mo naman magsalita, binibini. Maging mahinahon ka naman. Ganyan na ba talaga ngayon ang mga kababaihan? Pwede bang tigil-tigilan mo ko sa ganyang pananalita? Di bagay sa'yo. Ganito lang talaga ako magsalita, binibining Sarah. Bakit naman tila yata'y galit na galit ka? May problema ka ba? Oo. Kung ganun, pwede ka magsabi sa akin, handa ako makinig. Talaga? Ikaw ang problema ko, kaya umalis ka na. Paano ako aalis kung ito ang aking tahanan? Anong sabi mo? Ay, ibig ko sabihin, ang lugar na ito ang aking kapahingahan. Madalang ang pumupunta dito. Kaya nga nagulat ako na masaksihan ko ang iyong pagparito. Malapit lang ang bahay namin dito. Humahanap lang ako ng lugar kung saan ako maaaring huminga. Huminga? O tapusin ang iyong buhay? Ano pang saysay ng aking buhay kung limitado lang naman ang kaya kong gawin? Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Minsan nga ay mas bulag pa ang mga tao may paningin. Bulag sa nararamdaman ng iba. At bulag din sa kalagayan ng lipunan. At higit sa lahat, bulag sa katotohanan. Meron silang bagay na hindi mo nagagawa. Pero may kaya kang gawin na hindi nila kaya, Sarah. Joseph, ikaw ba yan? May problema ba? Tila may dugo ang iyong palad, Sarah. Kanina ka pa ba dyan? Oo. Kanina pa kita pinagmamasdan. May sakit ka ba? Sino may sabing gawin mo yun? At isa pa, wala akong sakit. Sigurado ka ba? Anong ginagawa mo dito, binibini? Di ba dapat nagpapahinga ka sa inyong bahay? Wala kang pakialam. Pero yung tiyahin mo, baka nag-aalala na sa'yo. Ilang buwan na lang mamamatay na ako. Kailangan ba sila pa rin ang sundin ko, hindi ang sarili ko? Ano ang ibig mo sabihin? Bakit hindi mo subukan ang sinasabi ng iyong tiya? Magpa-opera ka. Baka sakaling gumaling ka at baka bumalik pa ang paningin mo. Wala rin naman sa isa'y ang buhay ko. Wala na akong mga magulang.
Kaya hindi na kailangan pa. Pero may tiyak ka pang umiintindi sa'yo. Punong-puno ng sakit at bighati ang aking puso. Kaya wala na akong rason para mabuhay pa, Joseph. Maliban na lamang kung paunlakan mo ako na ipadama sa'yo ang ganda ng buhay. Maaari itong magpabago ng iyong isipan upang ituloy ang operasyon. So hard to be fearless at times, and I didn't know what I might find or what I'd miss if I didn't go. If I didn't go, I've always been afraid of the shadows, never really. But once you get used to the darkness, your eyes will learn to see. They learn to see. So I will try. I will be scared. Salamat ha. Ngayon ko lang ulit nararanasan mo ngayon. Hindi lang saya ang mararanasan mo kung mas pipiliin mo magpa-opera, Sarah. Paano kung hindi magtagumpay ang operasyon? Tatagumpay ang operasyon kung mananatili ka nagtitiwala. Natatakot ako na baka hindi na ako magising, Joseph. Kaya mo yan. Alam kong matapang ka. Piliin mo mabuhay, hindi para sa sarili mo, kundi para sa aming mga nagmamahal sa'yo. Sinasamahan na kita? Wag na po. Hindi na po kailangan. Magpapaalam lang po ako sa isang kaibigan. Sige. Basta babalik ka kaagad ha. Alis na din agad tayo. Opo. Joseph! Bakit, Sarah? Paalis na kami. Magpapaalam lang ako. Mag-iingat kayo dun, ha? Malapit ka lang ba sa punong to? Oo. Nandito lang naman ako. Pwede ba tayo magkita kapag nakakakita na ako? Joseph! Nandito lang ako. Hindi ako aalis dito. Maganda kung ganun. Hintayin mo ako ha. Babalik ako. Mag-iingat ka palagi, Sarah. So yung blind cane mo. Tia, nakakalimutan niyo na po ba? Nakakakita na ako. Oh, sorry, I forgot. Magpapaalam lang po ako saglit. Mag-ingat ka. Hintay ka na lang namin dito sa sasakyan.
Joseph? Hindi Joseph ang pangalan ko. Hindi nga siya. Ito pa lang itsura ng punong to. Okay lang ako. Ano nga palang pangalan mo? Sarah. Sarah Castillo. Nice to meet you, Sarah. My name is Andrew De Los Santos. De Los Santos? Oo, bakit? Is there something wrong? Wala naman. I'm just wondering na baka kilala mo si Joseph De Los Santos. Oo. Actually, siya yung dinalo ko dito ngayon. Talaga? May sakit ba siya? Ayos lang ba siya? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Wait, sino ka? I mean, bakit kilala mo lolo ko? Lolo? Oo, si Joseph De Los Santos. Siya yung kapatid ng lolo ko. Tsaka, dito sa puno na to, dito siya pinatay. Pinatay? Maraming tao ang naghahangad na mabuhay pa. At yun na meron ka. Paano ako aalis kung ito ang aking tahanan? Nandito lang ako. Hindi ako aalis dito. Mag-iingat ka palagi, Sarah. Try to stay upright, but it all went wrong.